Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Parqal sa may Aseana City. Dito mga nakarang araw, binuksan na ngayong gate dito sa harap ng Parqal at pwede na tayong lumapit sa ginagawang bagong entertainment at shopping complex dito sa may Aseana City. Ayan guys, makikita naman natin nasa finishing stage na ang Parqal. Tara, samahan niyo ako. Pumunta na tayo dun sa may harap at tingnan natin yung latest na update sa ginagawang proyekto na ito. So ayan, makikita niyo naman wala nang harang dito at pwede na tayong pumasok at lumapit dito sa ginagawang bagong entertainment at shopping complex dito sa may Parañaque City. Ayan guys, nakalapit na nga tayo dito sa may Parqal. Makikita natin dito yung canopy sa gitna. Yan ang magiging proteksyon ng mga bibisita dito laban sa init at ulan. Kung hindi nyo pa alam kung nasaan ang development na ito, ito ay itinayo sa Macapagal Boulevard. Malapit lang ito sa DFA, sa City of Dreams at sa Ayala Malls Manila Bay. Kung mapapansin natin, iba ang concept sa shopping center na ito. Meron itong indoor at outdoor areas at sa gitna ay linear park mula dito sa harap hanggang doon sa dulo. Ayon sa nakausap natin na isang worker dito, tinanong ko kung kailan ito magbubukas. Ang sabi baka sa October 2023 daw. Pero ayon pa sa kanya, hindi pa sigurado yon at hindi pa final na opening schedule ng Parqal Mall. Ikutin naman natin yung iba pang bahagi ng indoor-outdoor mall na ito. Punta naman tayo dun sa likod. Siyam na individual buildings ang itinayo dito. Sakop nito yung dalawang blocks dito sa Aseana City. Ang bawat building ay may apat na floors. Sa baba ng mga building, doon magbubukas ang mga retail stores, restaurants, cafe at marami pang iba. Ang mga upper floors naman sa bawat building ay gagamitin ng mga office spaces. Dito naman tayo sa gitna, ayan makikita naman natin, hindi continuous o dire-diretso na magkakadugtong ang buildings dito. Meron ding area na merong street sa gitna, pero ang mga buildings ay connected sa pamamagitan ng mga elevated na walkways.
Dito naman tayo sa isa pang street na may open area dito sa bandang likod. Ayan, makikita naman natin parang may ginagawa dito na bagong park na may amphitheater. Pati yung canopy ay hindi rin diretso sa dulo. Para nakikita ko na maraming tao na pupunta dito at papasyal kapag binuksan na ang bagong Parqal. Ayan guys, so malapit lang ito sa MOA. Sobrang crowded na rin kasi ang Mall of Asia. Kaya tsak na papatok itong Parqal kapag nagbukas na dahil may bago na namang tambayan at pasyalan. Ang elevated na walkway ay dire-diretso hanggang dito sa dulo, kaya hindi na kailangan pang bumaba ng kalsada kung ikaw ay nasa taas ng building. Pwede ka na maglakad mula dun sa harap hanggang dito sa dulo, dadaan ka sa mga elevated na walkway. Kung mapapansin nyo, kakaiba ang disenyo ng mga buildings dito. Yan ay inspired sa mga lumang bahay na bato. Pinagsama nila ang classic at modern na disenyo. Tingnan nyo guys, ang ganda na dito. Meron na naman tayong bagong tambayan at pasyalan dito sa Aseana City, Paranaque. Kasalukuyan ang ginagawa yung ibang mga store dito. May mga nakalagay na opening soon. So malapit na nga magbukas ang Parqal. Balik tayo dito sa harap. Ayan, makikita naman natin napakaganda na ng bagong shopping at entertainment complex dito sa Aseana City. Ngayong malapit nang matapos ang proyektong ito, napansin ko lang para siyang pinagsama na mini version ng Bonifacio High Street at Blue Wave. Ito naman ang view mula sa kabilang side ng proyektong ito. Kapag natapos na at nagbukas na ang bagong Parqal, magkakaroon dito ng mga retail stores, entertainment hall, food court, supermarket, iba't iba mga restaurants at marami pang iba. Excited na rin ba kayo sa nalalapit na opening ng Parqal? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.